Alin natin. Oh, tapos na ang ingay. Over joke ka na. Kanina, yung merong pinangalan po noon, thou shalt not be a whore. Ah, whore. Israel. Deuteronomy. Deuteronomy. Bakit ba? Deuteronomy 23:17. Yun. 23:17. Hey, this time, tuloy natin. May popcorn ha, manood lang kayo ha. Mag-participate kayo. Ito tayo sa 2 Peter. Second Peter 2 po ay parallel verse. Again, Second Peter, nilat ng false teacher ay bakla. Kaya madami. Okay? So, pinakamagandang ano yung Catholic, eh, no? Kasi, nagbabawalan silang asawa. Umayag naman sila. At kaya, tinaisip yun. May inclination na rin dun. Hindi naman tayo pinanganak ng bakla, pero pag umayag ka, give up mo yung karapatan mo na yon. Hindi naman sinabi sa Bible yon. Baliktad nga. So yun, kaya marami sa... Anyway, tuloy natin na, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in the damnable heresies, even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. So, ano yung parallel sa Jude kanina? Pansin nyo? False prophet, ano ba? Yung mismong ano talaga? Privily. Denying the Lord, di ba? Tsaka privily, tama. Yung creep in, sabi nyo sa Jude, creep in. Dito naman, privily. Okay? And how shall, and many shall follow their pernicious ways. So, ano yung pernicious? Pernicious. Parang negative din yan eh. Pernicious. Exceeding harmful. Ibig sabihin, masama at sobrang sama. Okay, naalala sa Romans 1. At sabi rin sa Jude, ano sabi sa Jude? Brute beast, tama yan. Sabi din yung brute beast dito eh. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Ano sabihin nun man? Evil ba ang truth? Masama ba ang katotohanan? Eh, ba't sabi, from the way of truth shall be evil spoken of? So, yung katotohanan, masama yung sinasabi sa katotohanan. So, parang for example, kanina, sinabi mo, deserve ng mga bakla yung kamatayan, huy, masama yan, huwag na sabihin yan. Eh, yun totoo. Ngayon nyo yan, ganyan po yung mga false prophet na yan. Ano ba? True covetousness. O, covetousness ulit, di ba? Naalala nyo kanina sa Romans 1, and then, sino ba yan? Mali ah. Okay na ba kayo dyan? Sino ba yan?
Yan. So, naalala sa Jude kanina, sabi dyan, run greedily after the error of Balaam. So, si Balaam yung forward. Wala na lang si Balaam. Sinabi ng Diyos na, huwag ka sumama dyan eh. Ay, bibigyan kita ng ganyan. O, sige, tatanong ulit sa Diyos. Sinabi na siya, huwag ka sumama eh. Ilang bibigay daw eh. Yan. With feigned words, ano yung feigned? Mapag? Kunwari. Okay, so sinabi rin niya kanina, di ba? Deceitful. Okay. O sabi siya, make merchandise of you. Binibenta ba yung tao? Yes, di ba? Sa ngayon, mga human trafficking. Pero actually, ang mas context sa Bible na binibenta lalo yung mga church member, nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Yung iba, kaya magpapastor, alam nila, ganito gagawin niya, huwag niyong gagayain. Kasi pastor nung nagkwento sa akin nila, tapos, yun nga, totoo nga. Gagawin nila, may konting ganyan, church, picture-picture yan. Minsan nga, hindi church, na event lang, isa, dalawang araw, picture-picture, dahil tao. Tapos magpapadala na yung saan. Uy, meron kaming church dito, laki oh, please support us. Kasi may binibenta yung tao. Ginawa kayong kalakal. Whose judgment now of a long time lingereth not, and the damnation slumbereth not. So, sinabi rin niya kanina, di ba? Sino ba yun? Ano yun? Ito, yung reserve everlasting chains. Ibig sabihin, condemn yan. For if God spared not the angels, oh yan, angels, di ba? Angels din. But cast them out to hell and deliver them into chains of darkness and serve unto judgment. He spared the old world, but saved Noah, 8%, creature of righteousness being flood. So parang kanina rin. Ito naman yung parallel. Bakit binanggit na naman yung Sodom and Gomorrah? Yung mga false teacher lang yan eh. Kasi marami nga dyan, bakla. Ano naman sinabi dito? Making them an example to, unto those that after shall, should live ungodly. So, mga ungodly yun. So, bukod sa bakla, ungodly. Pero dito naman, niligtas yung dapat iligtas. Ito, maganda ito sabi dyan. For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. So, parang ganyan ginagawa nila sa ating ngayon, di ba? Pag pride man. Ito talaga yung, ano naman, ito yung very relevant. Sa amin, eh ako nag-aano ako nung Duolingo, tapos nagsumama ako sa kanilang group. Biloy mo ang example ng Duolingo. His husband. Siya pinaaral mo, Greek nga eh. So ang ano nun is Oadrash 2. Ibig sabihin nun, his husband. Siya pinaaral ka, parang nagkaroon ng his husband. Doon ni-report ko, mali ata ito eh. Sumagot ba naman yung mga bakla? Okay lang yan. May mga asawa din kami. Lalaki. Yan na lang ni-reply ko. Yan, marami kami. Hindi ako nag-iisa. Kaya, so ano pa? Yan, sa company. Buti sa school, di pa, no? Sana naman yung mga teacher lumaban. So sa amin, ganun eh. Ha? Hindi pa naman sineselebrate. Hindi pa naman sineselebrate sa school. Ah, oo, oh, no. Sa school. Pag love man. Yan, June, wala pa naman. Sa amin, ganun eh. Email, delete ko lang agad. Pride month. Pride month.
So, pag ikaw si Lot, di para kang... So, on the base sa atin dito, dapat umalis ka na lang eh. Si Lot, kung di siya umalis. Ah, umalis siya maaga dun. Pero... So, yan. Again, reference lang to, no? Nod to sa ating topic. Saan diniscribe yung... So, Sodom and Gomorrah na sila hinusgahan, tapos nakakadiri sila. Yung mga nakakita sa kanilang mga righteous ay nasusuka. Okay, vex ang day to day. Ito yung mga parallel, ano pa, no? But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness. Okay, kanina, ganun din. Mga marumi, despise government. Pansin niyo kanina? Presumptuous are they, self-lived. They are not afraid to speak evil of dignities. Ha? Ganun na ganun eh. Whereas angels which are greater in power might not bring railing accusation against before the Lord. Diba? Sinabi ulit. So bakit ganyan? Ito na naman. Natural brute beast na naman. So bakit ganyan? Kasi nga, alam nila kung sino yung kalaban. At hindi yan, hindi kanyan, hindi yan iba sa kanila yung usapang ganyan. So yun na. Ito yung feast na naman, oh. Spots they are and blemishes sporting themselves with their own deceivings while they feast with you. So nakikikain-kain din. Kumusta kayo dyan? Having eyes full of adultery that cannot but cease from sin. Ito yung medyo bago dito, no? They cannot cease from sin. Ano yung sabihin nun? Hindi na nila mahintuan. Okay, kaya sabi nung kanina sa documentary, ilan daw yung mga partner ng mga bakla? Libo. Paano nangyari ito? Eh, sa limang taon, kung gabi-gabi kang ganun, papahinga ka lang pag may sakit ka, pwede talaga umabot ng 1,000. Sa mga city na, no, alam na, mayaman yung city, daming tao dyan, gala ka talaga. Nakakadami ito. Ito, medyo tanda nyo to mga bata, ito para sa inyo. Beguiling unstable souls. Ano yung sabihin nun? Pag sinabing bigay, liloloko. Sino yung unstable souls? Mga bata yan. Hindi pa kayo stable eh, mga bata. Ay, na-inlove ako. Babae siya, babae din ako. Inlove ako sa kanya. Kasi niloko. Magaling man loko yung mga yan. Okay? And hard that they have exercised with covetous practice, cursed children. Ito naman yung medyo revealing din dito, no? Kasi mga bata pa. Sabagay, hindi naman bata... Children, bata eh. Ibig sabihin lang, anak. Pero, obviously, ano yan? May nod yan sa mga bata. Ibig sabihin, pwede ka pa rin, bata ka pa lang, mauna ka na sa ganung kalagayan. Kaya, ingat din. Ibig sabihin, sabi ni Pastor, mga bata, may pag-asa pa eh. Di mo nga alam yung case niya. Kaya pag nakita mo, may iwas ka na agad. Okay? Mukhang vice pangit, malis, may iwas ka na agad. Dahil mo naman pwedeng kaibigan dyan eh. Ito, maganda. Of which have forsaken the right way and gone astray. So, ito yung tama, iniwanan. Doon yung normal na isip, ito, lalaki, ito, babae. Sabi nila, eh, hindi, ayoko niyan. Ano ako, gapausa ako ng sarili kong gender. Sarili kong pronoun. Diyan pa ba kayo? So, nabanggit ulit si Balaam. And then... unrighteousness. Kasi sabi ni Bad kanina, sobrang loko-loko nito, pinagalitan siya ng donkey. Ano bang ganon? Yan ang nangyayari sa kanya, very ano yan eh. Kaya nung bago rin ako, nakilala ko agad si Balaam, kasi kakaiba eh, siya lang nang kinausap ng donkey. Pag sabihin, loko-loko talaga yung taong yan. O sana naman, huwag na kayo maghintay ng ganon. Oo. Ganon.
Okay, marami nagagalit sa iyo. Nakita mo marami nagagalit sa iyo. Huwag ka sumama diyan, bakla yan. Eh, may lang yan. Ihintayin mo pa. Men. Yan, binanggit na rin yung clouds without water, di ba? Ito, for when they speak, great swelling. Ito yung mga attitude lang, characteristic ng mga, ano, false teacher na they share with the reprobate. Sodomites. Great swelling words. Ganyan ba yung mga bakla? Malakas pa magsalita yan? Pansinin nyo, di ba? Pakaingay. Kasi kaya kinukompensate na yung lungkot sa ano nila. Malungkot yung mga yan eh. Na-depressed. Pero kung hindi, dapat magsalita ako. Dapat masaya ako, kunwari. Okay? Swelling words of vanity, walang kakwenta-kwenta. They allure to the lust of the flesh, to much wantonness, those who are clean escape, and then who live in error. So, ano pa? Ha? Huh? Allure is ng naakit. The flesh. Ito, while they promise them liberty. Sabi nyo, basta may kilala ako, umatol sa bakla, ganyan eh. So, anong sabihin natin doon? Eh, mahal niya yung bakla eh. Hindi, iba pinapangako niyan. Amen? Eh, yung mga kilala kayo, baka kayo, mga lalaki. Baka magtrabaho na lang kayo, huwag kayong... Huwag kayong papatol sa bakla, kasi ganun yan eh. Easy money, isip-isip lang nila. Tapos naman yung popcorn. Tapos na. You know, so while they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption. So, baliktad eh. No? Pag sinabi yung pinakakuhan ka ng laya ka kasi, bigyan ka ta ng pera, hindi mo na kailangan magtrabaho. Pero sila, servant of corruption. Eh, paano kaya nagkaroon maraming pera yung bakla? Yun ang tanong. Diba? So, may kakaibang ginawa yan. Corruption. For whom a man is overcome, the same is he is brought to bandage. Medyo malalim ito, di natin isa-isayin, ha? So, yun na yun. Medyo... Okay, ito, maganda. But it is happening to them, according to the true proverb, the dog is returned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Sa Tagalog, yung karumihan parang nasanay na sa madumi. Parang aso. Sinuka na, kakainin pa. Lalo yung baboy. Ay, ang dumi. May pupo, may putik. Ay, ganyan ako. Spiritually, ganun sila dinidescribe. Kung matalino ka, better stay away. Okay. So, balik tayo dito. So, yun lang. Basta yung pinakamalino, yung Romans 1 tsaka Leviticus 20:30. Yung dalawa dito, isa. May mga nod lang siya. Ibig sabihin, parallel. Okay, so dito tayo. Actually, iba dito nasa, nasagot na natin kasi nga natatanong eh. Okay? So, dalawa lang nalagay ko dito. Ano yung bakit yung iba hindi ginagawa yung ginagawa natin ngayon? Ba't di na binaba natin yung mga bakla? Takot ka rin, no? Na sila ng tao. Oo. Samantalang tunay na Kristiyano ka, dapat normal lang nga sa'yo yun, di ba? So, number one, nasabihin nila, pag tinuro mo yung tinuturo natin ngayon, katulad kanina, patayin yan. Dapat yan, mamatay na eh. Ay, hindi ka naman nagmamahal. Jesus is love. Yung sabihin nila, no? Half-truth yun. May katotohanan, may hindi katotohanan. So, bandang uli, pag half-truth, truth ba yun? Totoo ba yung half-truth? So, hindi. Actually, bihira nga yung half. Karamihan dyan, 90% true yan eh. Ganun sila para makapanloko eh. So, yung sinabihan ka, pastor, di mo mahal eh. Pastor ka pa naman.
Una, pag-usapan natin, ang Diyos ba gusto yon? Hindi. Pinatay sila, kaya nga ano natin, Sodom and Gomorrah eh. Ganun yung tema eh. Kaya naunan natin yun, kasi sila yung hindi nila minahal yung Diyos. Bandang huli, pinausahan sila, reprobate mind, to do those things that are not convenient, imposible mangyari, nangyari sa kanila, pinatosahan sila. Ngayon, tanong, sinong hindi loving? Kung hindi ako loving, lalo na ang Diyos. Sa palagay mo lang, sa utak nila, ganun. Hindi naman pagmahal ang Diyos eh. Ngayon, pag nalaman, pag sinabi mo sa kanila, o yan ang ginawa ng Diyos, sabi sa 1 John, God is love. So, sino may mali? Yung kayo. Kayo kasi yung pang-unawa nyo sa love, ibig sabihin, hindi na nag-hate. Hindi, pag nagla-love ka, dapat, kung love mo to, love, hate mo to. For example, yung yan, mga bata. Kung mahal mo yung mga bata, ayaw, hate mo yung mga, galit ka doon sa mga nangaapi ng bata. For example, kung gusto mo ng karunungan, anong gusto mo? Anong ayaw mo pala? Foolishness. Kasi tinuturuan mo nga ng gusto. Katulad ngayon, pag may bagay, bata naman yan. So ako, asawa ko dun sa mga syempre, false teacher, false teaching. Kasi pambihan, tuturuan mo yung tao para maintindihan yung tama. Tapos may konting gagalawin lang yung kalaban para sa Satanas. Nalito na yung mga tao ngayon. Nasa napunta yung label mo nun? Pag hindi na na-follow up yun, sayang. So, hindi naman sayang na sayang, pero still nakakaasa, diba? So, kung mahal mo isang bagay, tulad nun, knowledge, ayaw mo ng foolishness. Kung mahal mo yung katotohanan, ayaw mo ng falsehood. So, napaka-normal po nun. Yung ganun din naman, kung mahal mo ang mga bata, ayaw mo sila mapahamak ng mga false teacher, eh, galit ka sa false teacher. Kung gusto mo yung sanctity ng marriage, for example, eh, sa lalaki at babae lang, anak mo, gusto mo, lalaki, babae, apo mo, lalaki, babae, masaya sila, mag-asama sila, masaya, nasa kalooban ng Diyos. So, di, galit ka rin ngayon sa mga sumisira nung institution of marriage, which yung mga bakla. Amen. Hindi, di naman eh. May kihalo lang kami. Masisira nga yung ibig sabihin ng lalaki at babae kung papasukan mo ng confusion. Kaya, not inclusive enough. Pinasok na rin natin sa ibang topic yan. Pag sinabi inclusive, ini-echepuera mo naman kami. Ganun din. Pagkatotohanan ng pinag-uusapan, kailangan na-echepuera yung mali. So, inaral natin yung tama. Basta explain mo sa akin yung totoo. Sabihin ko sa iyo, ito yung totoo, ito yung mali. So, galit tayo dito, i-expose natin yung mali para ma-appreciate natin yung tama. O di ganun din ngayon dito. So, para ma-appreciate natin yung purity ng salita ng Diyos at yung actions natin, yung buhay natin, eh talagang echepwera natin yung mga siraulo talaga. Ganun lang kasimple yun. Kaya, yung sabi, hindi mo sila ni-include talaga. Normal yun. Ikaw ba? Ganun yun eh. Kahit sa usapang religion, madalas yung iba pabiktima, di ba? Yung mga kulto, kahit mga Muslim eh. Pag nasa Christian nation sila, biktima kunwari sila. Pag sila na yung nasa sarili nilang bansa, patay yung mga Kristiyano sa kanila. Nasa na yung ano doon, katotohanan. So, napaka-hipokrito, no? So, yun na yun. So, pero may malaking issue. Nakuha nyo ba yun? Kung yung sabihin, hindi naman yung in-include mga bakla. Talaga, ganun ninyo agad. Kasi ginagawa sa inaano ko eh, ini-snow, parang ganun tawag doon, di ba? Parang ginugulat. Di ba naman siya kasama eh? Talaga! Dapat ganunin mo. Ano maramdaman nila? Ganun din kami sa mga basto pag nagkaroon ng pagkakataon. Ganunin ko itong mga ito eh. Hindi, isa ngayon kasi, ano pa ako sa ano eh. Alam mo na, nakikisama din. Batang pasto. Pag nalaman na nilang ganun, tapos in-include pa rin nila ako doon, nakarinig sila, alam na nila. So, kaya, alam niya, sinabi ko sa inyo. So, malamang, huwag nabalitaan nila, din ako na-invite. Isa okay lang. Marami akong ginagawa. Ano ba yan? Yan, ano saan ba ako? Yan, so inclusive. So, isama din natin eh. May lalaki, may babae. Eh, dapat may hindi. Hindi natin kailangan yun. Okay? Malilito nga itong lalaki, babae. Magandang usapan yan sa CR pa lang eh. Gusto nila kailangan, may sarili CR. Imagine mo yan. Okay, nagpapakanta. Ladies!
Men! Ba't di ka kumakanta? Pareho po. Ayan. Umalis ka dito, di ba? Kasi, imagine nyo yun. Pati kanina, banggit ko sa birth certificate. Pati pronoun. So, number two, yung old story, not applicable na. No? So, ganito sabi nila. Eh, kanina ka pa banat ng banat, so, dumgawa. Tagal na yan, luma na yan. Hindi na applicable sa atin yan. Ano yan? Ayaw nga, no? So, ngayon, pwede na yung bakla. Dati, hindi. Hindi. Ganito yan. Pagdating sa Bible, laging applicable yung mga prinsipyo ng Bible. Amen? Lagi. Walang time yan. Hindi yan naluluma. Kasi yung mga bagay na naluluma, hindi na isama dito as a principle, ha? Obviously, may mga, ano bang mga luma dito na talagang naluma? Yung? Ay, mga nadan away. Dietary, ceremonial law. Yan. Totoo naman yun kasi nilinaw naman na pinalitan na. Eh yung hindi pinalitan, katulad ng murder is wrong. Yun pa rin yun. Lalaki, babae lang, yun pa rin yun. Ano pa? Yung mga hindi kailangan palitan. Masama yung magpatubo. Ganun pa rin yun. Ha? Pagliban sa dati sa temple, ngayon sa church, ganun pa rin. Ano pa? Blasphemy, syempre masama, ganun pa rin ngayon. Eh sabi nga dati kanina, wala sa New Testament 'yan, eh meron. Pero yun nga, hindi na kailangan ulit-ulitin pa kasi malinaw na sa Old Testament. Isa sabihin niyo sa babae naman, ganun din ang ano nila sa babae, kaya yung pastora, ganyan. Dati yun, ha, lalaki lang. Ngayon, pwede na. Sino nagpauso? Ikaw. Ang nasa utak kasi natin minsan, pag nasanay ka na, okay na yun. So, kaya kailangan, historically, salamat naman sa panahon natin ngayon, dyan naman sa history yan, eh. So, huwag mo rin asarin agad. Bigyan mo rin siya ng ano. Tulad nung kanina, yung sa documentary, di ba? Dati may batas talaga nun, na bawal yung bakla, tsaka yung kabaklaan. Eh, mga 1970s, 50s, ganyan, binigyan na sila ng karapatan, so hindi na bawal. Eh, sila Peter, kunwari, ilang taong pa lang to. So, pag nasanay na siya sa batas na inabutan na nila yung batas ay hindi na bawal yung bakla. And therefore, pwede niya ba sabihin, walang masama dyan kasi inabutan ko, okay na yan eh. Hindi, syempre. Principle yan eh. Kung mali yan, sinabi sa Bible, dati, kung mali yung dati, mali yung hanggang ngayon. Unless yung kaninang sa, ano nga, yung mga done away. Sinabi rin ng Bible na wala na yung dietary law. Malinaw. Pero yung wala sinabi sa Bible na, okay, dati, galit sa bakla ang Diyos, ngayon hindi na. Walang ganun. So, hindi nagbago yun. Okay? Yung lang yung naalala ko, meron pa kayo na ano yung madalas nilang binabato sa atin? Love your neighbor. Yan, love your neighbor. Very good, no? Yan, yan. So, yan, actually, meron pa yung pag sinabi nga, huwag kang judgmental, so, ibig mo sabihin, hindi ka mag-judge. Hindi pwede kasi kailangan mong mag-judge. Kasi kailangan mong mag-judge ng tama. So, pero napaka rin. Inuulit-ulit rin kasi nga na ano eh. Ganyan po style ng, ano, ng kabaluktutan. Sinasadya nilang i-withhold yung ibang salita. Kahit sa ibang preacher, ganyan yan eh. Pag gusto mo lang linawin, ayaw na. Oh, nakinig mo na sinabi ko. Ito yung sinabi ko. Basta maalim mo lahat. Yung sabi ng Jesus. Ganun pa eh, no? Love everybody, kahit walang ganun. Sabi nila talagang blasphemer pa iba. Sabi ba naman, kung andito raw si Jesus ngayon, siya yung magli-lead ng pride parade. Galit na galit yung Kristiyano. Sabi niya, totoo yan! Ililid ka nila sa impyerno! Ganun. Ngayon sabi niya kanina, yung love. So, define mo rin yung love. Diba? Tsaka yung madalas natin yung justice, tsaka yung love, magkaganyan yan.
Hindi mo, yun, nabanggit ko na kanina, may hate ka pa rin. Pag may love ka, may hate ka. So, kailangan linawin yun. Ano pa? Bakit ayaw nilang yung mga pasto, ba't iniwasan itong topic? Mga pasto na tayo ngayon. Ayaw nilang masabihan sila ng yan. Mabawasan income. Tsaka yan, may kilala ko, may anak mo ganun. Kasi pinabayaan mo. Ngayon, kilala kong ganyan. Kaya naintindihan ko yung galit sa akin nun eh. Pero okay na rin, magano kami. Wala eh. At least, nawarning ako na sila. Ayan, ayaw masabihan na, di ba? No? Hindi pwede pag pastor ka, di ba? Sensitive ka. So, silang mali doon. Ano ba? Sabi ka ba tayo, may abawasan ng income. Noong pera pala, no? Mga supporter mo, bakla. In the first place, ba't ka sinusupport nun? Ibig sabihin, hindi ka nagtuturo ng medyo matindi, di ba? Hindi malinaw. Eh sa atin, sigurado ako walang support nun. Kaya wala, hindi na lang manghihinaya kasi walang mawawala kasi hindi mo support yun. Eh sabi mo, di? Bakla din. Ayun na, pinakamalala na yun. Yung mga ganyan, yung mga baptist na ganyan. Ano pa? Yun nga eh. Ginagapang sila. Nung nagapang na sila, laglag ang bandera. Kaya tayo, malinaw to yung ano natin. Nakikita natin yung trend. May labanan. Harapin natin, harap-harapan. Hindi yung mayiging biktima to, yung mga bata eh. Kasi nakikita nila, okay naman pala sa ibang baptist yun. Bakit sa'yo, pastor? Hindi, oh, doon na lang ako. Eh ngayon, alam na ng mga bata. Amen? Nakita niyo sa Bible? Julia, nasa Bible ba yung mga bakla? Kaya makikinig kayo. Ikaw, Justin, nasa Bible ba yung mga bakla? Wala. Negative. Walang bakla sa Bible? Meron. Meron, wala. Ano yung sabihin ng sodomite? Bakla, di ba? Nasa Bible ba yung mga bakla? Yan. Pero negative. Yan. Ano pa yung mga objection nila sa atin? Human rights, very good. No? So, ibababa nila dun. So, eh, tao din yan eh. Tao din yung magnanakaw. Tama? Oh. Dapat alam niyo yung mga ganun sagot. Pag-tolerate ba natin yung thief man? Mga... Diba? Pero, sineselebrate niyo yung mga magnanakaw ngayon eh. Marcos. Diba? Ano pa? Lalo na yung mga fornicator, adulterer. Oh. Tony Stark, oh. Bida pa siya kung nangari. Ano pa? Inhospitality lang daw nangyari sa Sodom and Gomorrah. Ano na? Inhospitality lang daw nangyari sa Sodom and Gomorrah. Oo, papatay mo ba ng Diyos ang inhospitality? No, narinig ko na rin yan. Wala, talagang... Wala silang excuse. Eh, gagamitin lang excuse. Walang kwenta-kwenta eh. Ano pa? Ano nang maalala? Pero doon kasi mapasok yan eh. Ah, loving, tsaka luma na yan. Yan ang naano ko eh. Ano pa? O sige, this time, baka may kilala kayong bakla, iyan nyo sa utak nyo. Naalala nyo? Dami, di ba? So may ano ba sa may natitira pa bang ano? Awa saka empathy. Normal lang 'yan, hindi minamadali. Ang challenge ko sa inyo, ito ang sinabi ng Bible. Ngayon, justify mo 'yung awa mo sa kanila. 'Yun ang tanong ko sa inyo. Balik ko lang sa mga ano, namalimos. Okay. Ibig sabihin ba, pag napaagaling nila malimos, ibig sabihin, justified na yung
Sige na nga. Unless, hindi, naranasan nyo na ba yung kayo naman yung ganyan? Diba? Hmm. Nag-iisip ka rin nun. Parang naawa ka rin. Kasi talaga nakakaawa. Yung mga bakla, talaga nakakaawa din. Hindi ko naman sinabi, hindi sila nakakaawa, diba? Nakakaawa talaga. Impyerno, wala nang pag-asa. Pero anong kailangan kong gawin sa kanila? Parang yung mga yun, malubos din. Ano sabihin ko dapat? Magtrabaho ka! Pero makakabuti sa kanila yun. Ngayon, sa mga bakla naman, ganun. Wala na silang pag-asa, pero at least yung makakarinig. Matututo at hindi na mahahawa pa. Matatakot yung mga bata. Ba't nga ba naging bakla yun? Ayoko maging bakla. Ayoko maging bakla yung mga anak ko. Amen? So, huwag niyong pagtitiwalaan ng husto yung inyong feeling. Ano lang yan, magandang indicator din yan ng mga bagay-bagay. Pero, pag malinaw na sa Bible, wala na yan. Wala na. Ano pa naramdaman mo, hindi yan reliable. Okay? Sige, review tayo. Kayo naman. Ano sa pala, ano yung morality? Good and bad. Ano yung natutunan niyo so far? Anong, paano niyo di-describe yung kanilang morality? Ano yung naalala niyo sa mga pinag-aralan natin? Mabuti ba sila? Hindi. Hindi, sabi mo kanina eh. Sabi mo kanina, mabuti. Paano mabuti? May mabuti bang bakla? Dami naman pami eh. Dali. Okay lang yan. Ha? May mabuti bang bakla? Wala. Nagdagdaano pa siya. Okay lang yan. Normal. Kasi yun ang pakita kasi sa'yo eh. Eh, si Ben. Naalala ko si Ben. Tagal namin yan eh. Kasi nga, naalala mo eh. Naalala niya pa, showbiz pa. Ay, kilala ako dati. Ay, si ano na lang, si... Sino ba yung ano? Preacher na bading? Dating bading daw na feeling ko, bading pa rin. Sino yun? Day by day. Si... Yun na yun. Basta si day by day. Sikat yun. Pero bading pa rin ang salita nun. Asal nga pag nakikita ko sa YouTube eh. Sa itsura pa rin eh, no? Sinong malakas ang gaydar dito? Alam niyo yung gaydar? Ed Lapis. Alam niyo yung gaydar? Hindi laging tao nga. Alam niyo radar, radar. Alam niyo. Sinabing gaydar, nadidetect mo, batak bakla to. May ganun daw talaga, psychology. Merong kawakas ng mukha ng bakla. Hindi lahat ha, hindi lagi. Kasi nga iba. Baka kamukha lang ni Roderick Paulate, o kaya ni Rostong Padilla, bakla na. Huwag naman ganun. Meron yan sa Caracas, sa ngiti na parang mga demonyo. Tomboy din. Ha? Tomboy din, di ba? Oh. Tomboy, kita mo yung tomboy. Oh, pero babae yan, mahaba buhok. Pero iba yung ano yan, tingin. Hmm. Yeah, so pag-aralan natin yun. Pero maramdaman nyo yun. Amoy. Sino yan? Matindi. Mas matindi pala to eh. Ano yan? Amoy ng? Halo-halo po eh. Si bakla o tomboy pala yun. Yung mga ano na, o bata, kahit bata. Ay, hindi, totoo yan, alam ko na, nakuha ko na. Madumi yan eh. Kahit, kahit anong ligo niyan. Madumi yan. Ano pa? Ah, saan ko tayo? Saan school? Sana sa DTEC. High school pa lang? Senior high. Senior high? Kasi puro ba din? May club. Ano pa?
Bukod sa amoy. Nabanggit kanina. Galaw. Anong galaw? Parang hindi po katulad ng lalaki na matigas. Medyo... Okay. Tayo sa morality. Bastos. Toothbagel. Walang katotohanan. Mapagkunwari. Mga agaw ng ano. Kahit ano. Kahit ano, basically. Magnanakaw. Madali po sila mang down ng isang tao. Yes, yan. Madali. Wala sa kanila yun. Hindi na konsensya. Pag siniraan ko to, may gagalit. Wala sa kanila yun. Profession na sa kanila yun. Tandaan nyo, ano pa? Diba, nung panahon kasi namin, bago lang yung mga, ano eh, mga Christy per minute. Pansinin nyo, madalas sino yung mga andun? May babae din, pero bihira yung lalaki, pero bading. Bakit? Wala silang pakialam. Kilala sila dun. Pag manira, oy, bakla yan. Ano pa? Okay na yun. Nakikita nyo na, ha? Bad. Ano po pag this guy? Ano nga? Yung talagang pati din yung ano, red flowers picture theory. Oh, anong tanong? Okay, paano na malalaman? Medyo advanced na ito, ha? Dali. Paano malalaman pag talagang tinatago? Eh, nabanggit ko na yung gaydar, eh. Yung kahit yung radar, ano yan eh, minaloloko din yan. Pero pag in-advance mo, in-upgrade mo, maano mo. So, obviously, yung mga banggit natin kanina, ingat lang, kahit nga hindi bakla, eh, yung sabi ko sa inyo kahit sa church, di ba, paano mo lamang false brethren yan. So, hindi mo agad malalaman, yung sabi ko sa inyo. Hindi mo naman kaya agad-agad. May mga iba dyan, andyan lang, uma-attend para manira. May mga ganun. Nabanggit ko sa inyo yun. Bakla o hindi. At paano ko malalaman, pastor? Magpakatalino ka. Hindi mo nasabing bukas, alam mo na eh. Magaling ka na mag-detect. Walang ganun. So, pero may mga, ano, may mga indicator. Nabanggit na nga natin kanina. Okay, so dito na tayo sa mga proponent. Kung napansin nyo, ito yung template ko rin sa anti-atheist. Sino naman yung mga proponent ng mga kabaklaan? Ganun din. Inalis ko lang ata dito yung ano. Pero ano, Hollywood. Yung binabanggit ka rin sa documentary kasi di ako nanonood dun eh. Sa mga Amerika yun, sa US. Yung tinasabi nilang, ano daw yun? Ha? Hudyo. Naunahan mo ako ba di? Yan yung final natin eh. Hindi, totoo. Dali. Yung ano may sinabi kanina ng series? Modern Family tsaka yung? Winnie and Grace. Yan, guys. Sino man yun. Hindi ko alam yun eh, kasi nilanood yan eh. Pero nung sa US daw, kaya tinanggap nila yon, sinabi ni Biden, Vice President pa si Biden nung, alam yun ang term ni Obama. So, kaya daw tinanggap yung mga bakla dahil sa Hollywood. Kaya, anong application sa atin, mga bata? Kung manunood ka man yan, dapat yung utak mo nakatutok yan kung ano yung mga panluloko dyan. Maganda, huwag ka na manood talaga. Kasi dami katulad ngayon, yung iba sigurado, gusto manood ng TV dito. Hindi niya alam, ba't nga ba akong dito? Eh, gusto ko pa naman panoorin si Vice Pangit. Compose. Anong compose? Meron siyang laman na dapat. Hindi i-filter mo na lang. Ah, sa TV? Sa TV. Oh, ganun na nga lang. Pero... oh, filter mo na lang. Alala ko kasi sa kanta eh. Parang ganyan din. Basta may gusto akong kantahin pero hindi baptist ang kumanta. Ano gagawin ko? Eh kung di mo talaga ma... ano yan... filter mo na lang. Pero the best niya, sa daming kanta ng Baptist, ba't ka pa, ano yan? Parang ganun din sa panoorin. Kaso wala namang TV ang Baptist, di ba?
Kaya intindihan ko rin kayo. I-filter mo na lang. Kaya nga ito eh, wag kang liliban pag may ganito tayo. At least inform ka. Tapos yung mga anak mo, sabihan mo rin. Amen? So kasi halos na lang Hollywood sa atin. Wala. Sila yan eh. Businesses. Dati hindi. Okay? Kasi ilan lang naman ang bakla. Hindi naman napakarami yan. Kaya nga, takot pa rin yung mga yan eh. Yung sabi ko sa inyo, kunwari, ah, may bago akong pelikula, bida, bakla. Sinong ano nun? Meron, yung dati, ginagawa nilang comedy. Petrang kabayo. Petrang kabayo, mga ganyan. Ba't ka nung, mga ganyan, di ba? Pero patawa yung mga nanonood doon. Walang, mga desperado na sa buhay, walang magawa sa oras nila. Pero hindi yung kikita ng napakalaki. So, madalas pa rin ngayon, siyempre, bida, ano. Kahit yung mga babaeng bida, hindi pa rin ganun eh. Kasi alam nila, hindi yung totoo yun eh. Nag-shooting pa lang, hirap na sigurado yun. Diba? Kahit yung mga dano, nag-ano pa lang. So, yung mga lalaki pa rin kasi ganun yun eh. Yun, so, sa business, hindi nila masyado pinupush yun. Pero ngayon, pinupush na rin nila. Mga kulto, yan, talaga. So, ngayon, syempre, Catholic. Yung Catholic ngayon, parang mag-ano na ng mga, ano din, mga babae. Pari yata yun ang ano ko dati. Unbelievable yung dati, imposible yan. Kasi may mga edik-edik sila na hindi pwede yan. Hindi naman talaga dapat. Sabagay, hindi naman din sa magkakaiba kasi maraming ang bading eh. Babae pa. Diba? Ano ba tawag niya sa mga babae? Hindi, mga ano, mga minister. Priestess. Ewan ko. Pansinin niyo yung mga... Ay, si Soriano, ano ba? Kibuloy. Hindi ko alam yung ano ni Kibuloy dyan. Pero, ha? Pedo. Pedo. Sa bata. Pero hindi naman bading. Pero hindi nag-asawa tayo, di ba? Bagay. Ewan ko. Wala nang ano yun, so... Ito na, science fiction. Parang Hollywood din. So, nabanggit ko na sa inyo yung dati yung mga, ano yung mga marami ngayon? Ha? Star Wars. Star Wars din? Sino doon? Yung may bading na hindi na ako magugulat kasi Disney yun eh. Disney yung daming bading. Si Disney ba, bading? Nag-uusapan yun eh. Parang bading din. Yung Disney. Matagal na sinasabi ni Pastor dito yan. Mga Disney World. Pumunta ka, puro bading. Puro bading. Michael Jackson, bading. Yung mga pelikula ng yung Disney, ano, kahit yung Marvel, bading. Yung Toy Story, bading. Ano pa? Ha? Nickelodeon. So, wala ako nung, wala akong ano eh. Cable eh. Pero sinabi kanina, di ba? Bakla din. So, bakit natin sinasabi yung mga proponent dyan? Nabanggit kanina yung mga news media. Puro bading. So kaya ngayon, sabi ng preacher, tataka ba kayo ba't sinungaling yan? Mga bading eh. Walang ano yan, walang konsensya yan. Lifestyle, ano ang mga ginagawa niyan? Death style. Bastos, fornication, lahat na. Sa showbiz, sila din yung naglili, di ba? Karamihan yung mga... Alala ko ito yung Matrix. Alam niyo yung Matrix? Paborito ko dati kasi yung panahon namin. No, mga bading-bading pa lang sila noon. Ngayon, ang pangalan nila dati, Wachowski Brothers. Ngayon, sister na. Oh! Trans na. Sino pa? Ano nga pinaggagawa nila? Bulastugan, business, kabulastugan. Ano pa? Ha? Abusers. Yung binanggit sa documentary kanina. By the way, I recommend yung documentary, dalawa yan. Yung Reprobate, Psychopath Reprobate, Severity. Tsaka ito naman si, ano, Steadfast, ano, Sodomite, Deception.
So marami nag-subscribe sa atin dahil doon eh. Kaya kinakabahan din ako doon, mga i-take down din tayo. Pero bahala na. Ano mga pinaggagawa niyan? Kadumihan, kabastusan? Ha? Nangahawa, nagpapaawa, sinisira yung mga doktrina sa churches. Yan. Tindi, o. Ganyan ang ginagawa nila pag June. Ganyan ang siyang titigan, nakakadiri. Baka hindi maalis sa utak niyo. Biruin mo yan, ang sabi, o. Oo nga, eh. Kaya nga inalis ko na eh. Ginaloko-loko nila yung piyerno, pero doon talaga sila. So, ang ginagawa nila, yun nga, minamak nila yun, parang yung ibang tao, ah, ganun pala yun, di sila iniwala. Ako, hindi na rin, tapang ko, di ba? Ha? Ha? Anong bet? Ha? Anong bet? Parang pumupusta ako. Maganda doon, maganda doon. Loko-loko, di ba? Nakita niyo yun? Hindi ko na pinakita yung iban, dami niyan. Pag nag-matches dito, wala pa nga masyado. Kaya nabalita akong sinabi ni Isko yan, hindi ako nakapagpigil eh. Hindi ako madalas mag-ganon, ha? Pati si Robin, no? Si Robin. Pero matindi si Isko kasi, natindi na sinabi niya eh. Ako kasi alaga ng mga bakla yun eh, mga tista yung mga showbiz. Kaya, nalala ko tuloy yung teacher ko, doon kami nagkasagutan online eh. Eh, palibaba sa 80s na yun. Wala na rin ano. Hindi ko siya inurungan eh. Ngayon ang aanoin mo sa estudyante mo, mahiya ka. Yun, nasa yung piano na ngayon. So, ano yung mga recent? Dalawa lang yung nakita ko. Nabanggit natin kanina yung Pride Month. And then, same-sex marriage. Katulad yung inaano ni Robin na naman. So, binasura na yun eh. Alam ko, inano na nga yun eh. Bawal lang ang ano ulit siya sa Pilipinas pa lang. O sana, ganun nga. Pero ito si Robin. Again, showbiz yan. Alaga ng mga demonyong bakla yan. So, again, hayaan nyo marinig yung boses nyo. Amen? Pag nakita nyo yun, yo! Patis yung mga ganun banat lang. At least na ano yun, na at least yung mga tao, alam nila, hindi pa brainwash karamihan ng tao. Amen? Hindi dahil sasakyan yan. Vice pangit. Kaya alam marami doon. Kasi mga sila-sila yung man yun eh. Yung mga normal na tao, hindi naman nanonood doon. Sinabihan niya ako, ganun ba sa last week ko? Adam. Sinabihan kong iyak. Oo. Kasi tinanong ko kung bakit. Sabi ko, ayaw ng Diyos din. Hindi na natalam sa akin mga ganyan, sabi ko sa akin. Yan, di ba? Di hindi sa'yo, di wag ko na kausapin yun, di na pala sa'yo. So, siya ang talo. Kaya ginagawa natin ito, hindi nang para sa kanila. Para doon sa mga pwede nilang lokohin. At parang di na maloko yung mga bata. Okay. So, ito yung nabanggit natin kanina. Ano ulit yung reprobate? Banggitin na rin natin. Ito yung mga taong wala ng pag-asa. Another term dyan is mga anak ng demonyo. So balikan natin yung kanina, hindi ko nabanggit yung sa Judges 19. May sinabi doon, hindi lang basta bakla to, may sinabi sa kanilang, bakit kaya ganito yung utak nitong mga to? Alam nyo kanina, balikan natin ha. Yan. Yung inabuso yung babae, naalala nyo kanina. Ito yung sabi about mga Benjamites. Hindi lahat ng Benjamites, yung mga gumawa lang nun. So ito yung pagkakaiba nila sa Sodom. Yung Sodom talagang lahat eh. Ito mga Benjamites, hindi naman. Pero madami. Ito. So pakibasa nyo, ready, go. Beat at the door and spake to the master of the house, the old man, saying, bring
Okay, okay, so familiar ba? Kanina binasa niyo yun sa Genesis 19. So dito, yun, sa Sodom and Gomorrah yun. Ito naman, sa Judges, anong pagkakapareho? Ginunun din. Pinalibutan lang. May nakita silang di nila kilala. Eh, hindi naman na bata yun. Pinalibutan nila. O, ganun din. Gusto nilang raping yung Levite. Kaya sabi dito, certain sons of Belial. So, sino si Belial? Ito yung demonyo. Yung sabi ko kanina. Mga, bakit sila, mahal pa ba sila ng Diyos? Anak ng demonyo, amalin ba ng Diyos yun? Kaya itong mga, minsan yung mga Kristiyano na brainwash, ano ito, na nag-blaspheme din minsan eh. Yung sabihin, mahal yan ng Diyos. Hindi mo lang sinasabi mo, tumahimik ka muna. Anak ng demonyo, mahal ng Diyos. O yan, ginawa nila, parang ganun din, ginawa sa Sodom and Gomorrah. Okay, labas niya, rapin namin. Walang ganun. Subukan mo tumira sa mga ganggang na ano, lugar. Sa Mexico daw, dahil namatay dun eh. Kasi ganun yung culture nila. Sa Tondo. Ngayon, ewan ko, ganun pa rin sa Tondo. Ganun pa rin. Daw? So, beat the door. Tapos gusto siyang rapin. So, yun lang gusto ko pakita. Nilink natin yung mga anak ng demonyo. Balikin natin yung Romans 1, anak ng demonyo. Okay? Wala nang pag-asa, reprobate mind. Sino yan? Yung reprobate mind. Okay. So, kung anak na ng demonyo, parallel siya. Pag anak ng demonyo, wala nang pag-asa. Pag reprobate na yung mind niya, may pag-asa pa bang maligtas yun? Siyempre, hindi na. So, yun yan. So, kailangan nyo, yun yung connection na kailangan nating malaman sa mga reprobate. So, maraming passing topic sa reprobation eh. Eh, hindi natin na-touch. Pero ngayon, mga bakla lang. So, actually, sila yung magandang example niyan. Kasi kahit anong ano mo sa kanila, share lang kita. Oh, sige. Huwag na. Ako, pag gano'n, yun. So, yun yung magandang tanong, di ba? Basta, paano yun? Eh, kailangan nga nila ng gospel. Yan, ang sabihin niya, di ba? Kailangan talaga nila, dati. Kaya nagsisipag kami. Itong mga to, hindi pa anak ng demonyo, maunahan namin. Pero pag gano'n na sila, wala na yun. Eh, huwag nyo nga hayaan magsabi sa atin yan, hoy, kailangan nyo ng gospel. Parang kailangan. Dati, kailangan nila. Pastor, paano po pala yun? Sakali ganun, minatanong pa kung ganun, pakala po pala. Mm. Lalayo ano po? Oo, layo na ako. Diba sa, ano, diba? Ayaw mo siya lang. Ah, sige po, dito. Sisilip-silip eh. Nasa, wala, wala na ako. Walis na ako. Long number. Long number. Saan ba yun? Kumalala eh. C6. C6 ba yun? Saan? Madami na. Actually, hindi nang... Basta pag natunog mo ang gano'n, gano'n. Ngayon yung mga lesbian, hindi ko nga alaman yun, eh, di ba? So, yun yung ano dyan, a connection. May question ba, question? So, ulitin ko ha, hindi lahat ng reprobate bakla, pero karamihan ng... lahat ng bakla, reprobate. Ano nangyari yun? Yun, sinabi natin sa Romans 1. Question. So, move on tayo. Nabanggit ko na dito kanina eh. Sabi sa... Alam nyo ba na maraming batas against sa sodomites nga? So, ngayon, isang mga pinagmamalaki niya. Kasi napanood ko rin yung... Ngayon ko lang naalala kasi yung nagpa-copy pala sa akin ng pelikula. Bading nga yung inabanggit ko sa inyo kanina. Kapatid niya, bading. So, kaya malamang yun. Pinakopy ako ng pelikula. Ang bida doon si Alan Turing. Nakikinig niya. Kasi yun sa mga binibida nila. Matalino. Ang bida doon sa pelikula si ano. Kilala niyo yung Doctor Strange?
Siya din yung bida doon. Sino man yun. So, bading siya doon. So, pero matalino. Kesyo, ang dami niya doon naligtas. Kasi World War II, mathematician, computer something. Wala pa computer, no? Pero magaling siya. Ano, eh. Turing machine. Pinangalan sa kanya yun. Bading yun. So, hindi ko na lang kung totoo, pero yun, sabi. Kaya bandang huli, alam niyo ba kinamatay ni Turing? Pinatay siya ng gobyerno. Pinainom siya ng mga gamot na para masupress yung kabaklaan niya. Bandang huli, namatay. Kaya yun ang ginagawa nilang hero. Sabi lang, mali yung ginawa ng gobyerno eh. Ang talino nito. Ang daming naligtas dahil sa invention nito. Tapos, pinatay. Ang hero, di ba? So, kaya... Pero binanggit ko yun kasi at least, gusto ko sabihin dito, parang sabi ng documentary, may mga batas talaga laban sa mga bakla. Amen? Kaya mga bata, tandaan nyo yan. Huwag sabihin na tayo lang nag-invento nyan. 42 pa lang ako ngayon, hindi ako nag-invento nyan. Matagal nang may ganyan. Una, sa Bible, nakita natin. And then, matagal na. Yung documentary sa US yun eh. Pero sigurado meron din dito. Yun, nabasa tayo. So, may question ba? Bago tayo sa statistic. Question. Question. Ang hirap magsalita pag may niluluto. May sakit pala ako yan, ha. Question. Kaibigan, sino may kaibigan bakla dito? Sino? Bakla, okay, si kaibigan mo. Kailan? Nung pagpapatid ko. Diba? Nakapatimig kung di ka umatin ngayon, diba? Yan ang gusto natin ma-accomplish. Kasi lolo ko yung karin yan. Ako, ito yung napansin ko ng sarili ko. Kahit bata pa ako, hindi ako malapit talaga dyan. Hindi ko alam. Siguro dahil ano nga, malakas yung gaydar ko. Hindi ko gusto eh. Siguro lahat naman ng normal na tao, lalo lalaki, no? Ikaw, ba't may close ka ba naman? Kaibigan. Ay, sa ano? Sa school, di ba? Katim. Oh, yan. Ikaw, ba't? Hindi close na close. Kade? Wala. Ay, that is Saudi. Marami kasi doon. Marami din doon? Oo. Oh. Pati mga Saudi. Pati mga Arabo? Oo. Mga patang sa lalaki. Arabo? Ganito po nila lalaki. Yan ang ano nila doon, yung libangan. Yung extra income nila, Pastor. Dami yung alam, ha? Sige. Oh, this time pala, oh, hintoy ko muna dito, ah. Break muna tayo, pero pakinggan natin yung ano, testimony muna kayo. Sino ang gusto mag-testimony? Sa topic. Sa topic lang. Si Brad, ano si Brad eh? Obligasyon. Ah, si Daddy daw muna.